So, eto guys ang ating mga sangkap sa ating lulutuing fish escabeche. Canola oil, garlic, onion, ginger, bell pepper, ang ating pepper, carrots, tomato sauce, ketchup, at ang ating isdang tilapia. Tara guys, samahan nyo ako sa pagluto ng fish escabeche. Sa pan, maglagay lang tayo ng oil. So, damihan natin. I use canola oil. And then, ang first step natin is magpiprito lang tayo ng isda, ng isdang tilapia. So, yung binili ko sa palengke is 4 pieces na isdang tilapia. Then, pinalinisan ko na din doon. Pero, pagdating sa bahay, nilinisan ko pa ulit. And hinugasan mabuti para matanggal yung mga lansa-lansa. Then, after po nyan is, pagluto na yung one side ng ating tilapia, then, babalik na rin lang po natin. So, pwede naman na hindi natin prituhin yung tilapia, pero para sa akin kasi, much better na prinito mo muna yung tilapia kapag magluluto tayo ng fish escabeche. Para less hassle na din. So, ayan. Babalik na rin lang natin kasi luto na yung one side ng ating tilapia. So, dahan-dahan lang guys sa paglapag ng isda sa ating kawali na may oil and the same time sa pagbabaliktad ng ating isda kasi baka matalsikan kayo ng mantika, so mas mahirap and peklat yung aabutin natin. So ayun na guys, luto na and ito transfer lang natin siya sa isang separate plate para matanggal yung mantika. So, bago ko siya transfer is make sure na nilagay nyo muna yung fish strainer para at least kahit papano nakatulo yung oil ng tilapia. And the second batch po, ito yung ating ikalawang 2 pieces na tilapia kasi 4 pieces yung binili ko. So, pipirituhin lang natin ulit. Same process lang po. And, ayan na. So, dahan-dahan ulit. And then, ilagay niya natin sa ating separate plate. So, after po niyan is mag-i-start na tayo magluto ng ating fish escabeche. So, sa pan, hinugasan ko siya kanina and maglagay tayo ng konting oil at magigisa tayo. So, igisa na natin yung ating bawang. So, make sure na slightly brown yung bawang natin. Para at least masarap yung lasa, then isunod na natin ng ating sibuyas or ang ating onion. At pagkatapos, ang ating ginger. So, konti lang po yung ginger na nilagay ko. Gigisahin lang natin siyang mabuti. And ilalagay na din po natin ang ating carrots. So, yung carrots kanina is iniwa ko ng maliliit na pahaba. Pero much better po talaga, mas maliliit pa niyan. Pero hindi po kaya ng superpowers ko mag
hihiwa ng medyo maliliit. And after po niyan, maglalagay na tayo ng ating tomato sauce. So, ilalagay lang po natin yung tomato sauce sa ating ginisa. And pagkatapos po, lalagyan lang natin ng tubig yung ating tomato sauce. So, ayan guys. And ibubuhos lang natin siya. Para at least kahit pa paano, may lasa pa din yung ating tomato sauce. So, konti lang po yung tubig na nilagay ko. So, parang kalahati dun sa pack. And then, medyo lalapat na din siya. And ilagay na natin ng ating fish. Or ang ating isdang tilapia. Yan po yung ating prinito kanina. So, pagkakasyahin lang po natin yung ating apat na tilapia. And after po niyan, parang lalagyan lang natin sa ibabaw yung ating tilapia na ating sauce. Para kahit pa paano magkaroon ng sauce. And medyo papakuluan lang natin ng kaunti yung ating ESCABECHE. So, amoy pa lang, masarap na guys. And tipid tips din to sa mga gusto gumawa ng fish ESCABECHE. And after po niyan is maglalagay tayo ng ating ketchup para pampadagdag lasa. So, konti lang po and hahayaan lang natin yung ating ketchup sumama sa ating niluluto. And then, pahid-pahid lang. So, ayun na guys. So, patapos na tayo ng ating nilulutong fish ESCABECHE. And, syempre, maglalagay tayo ng ating favorite, ang ating black pepper. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating bell pepper, red bell pepper.
So, ilalagay lang natin siya sa unahan ng ating niluluto, pampadagdag lasa, and after po niyan, yun na po ang ating finished product. Thank you for watching. Bye guys!